So ano nga ba yung disadvantage at advantages sa paggamit ng... But, medyo mahal lang siya. Actually, 2.5 days lang. But, kung nagtitipid ka naman, at... Magandang araw, Pilipinas. Kamusta kayo dyan? So, andito po tayo ngayon sa project site natin dito sa Novaliches, sa Quezon City. Sa ngayon, nakapaglatag na kami ng Steeldeck. Marami nagtatanong kung magkano na raw ba yung Steeldeck. Kasi ngayong 2023, nagtaas na yung presyo. Update namin kayo kung magkano nga ba ang magpa-Steeldeck ngayon. Magkano ba ito per linear meter? Ano ba magandang gamitin na thickness? At saka hindi lang yun ha, ano ba yung mas maganda? Yung web type ba? Or yung flat type lang na Steeldeck? So yun mga tol, lahat ng yan ay sasagutin natin. Kaya keep on watching mga tol. Para sa mga bago pa lang, welcome po sa channel na to, sa The House of Construction. Ako nga po pala, si Engineer Ronald Tolentino, isa pa akong licensed civil engineer at contractor din. Dito kasi sa project site natin sa Quezon City, gumamit tayo dito ng flat type or pan type design. Iba yung web type. Ang web type design, mas cheaper ng bahagya kumpara dito sa steel deck na nakakabit ngayon. Ito ay yung tinatawag na flat type design, which is a little bit expensive. Sa pagkakabit naman ito, wine-weld natin to. Manghugpungan ito, makikita nyo, mahirap paghugpungin. Ang ginagamit natin dito, gumagamit tayo dito ng bi-script. And then saka natin mai-ispat ito. Sa kung makikita nyo, may mga ispat ito sa other side para mas kapit sila sa ilalim at kumbaga hindi para nakatikwas or malaki yung spacing para mas maganda at hindi nakabuka sa ilalim na bahagi. So ano nga ba yung disadvantage at advantages sa paggamit ng web type or ng pan type? Pag gumagamit tayo ng pan type, ang advantage nito ay hindi ka na maglalagay ng panakip kasi katulad nito, diretso na yung buhos. Hindi katulad sa web type, may mga butas ito sa ilalim. So ang mangyayari nun, tatakluban pa natin yun isa-isa, which is medyo matrabaho when it comes to labor. Wherein kung gumamit ka naman ng pan type or flat type, ay diretso buhos na. Wala ka nang sasarang butas. Kumbaga, diretso yung buhos, solid ika nga. Mas advantage ang paggamit ng pan type or flat type design. Medyo mahal lang siya kumpara sa web type. So ang isa pang advantage sa paggamit ng flat type design, katulad na nakikita nyo dito, ay napakabilis ikabit. Actually, 2.5 days lang to ginawa ng isang tao lamang. Yung pinakahaba ng structure nito is 22 meters. So imagine ninyo, kinabit lang ng within 2.5 days lamang. One of the reason kung bakit gumamit tayo dito ng pan type or flat type design ng steel deck, ay maganda itong tingnan sa ilalim. Kasi hindi ka na magkakabit ng kisame. Kasi pag tiningnan mo siya sa ilalim, ay maganda siyang tingnan at presentable naman. Kasi nga sabi ko sa inyo, this is a commercial slash residential. So yung ilalim nito is commercial and then yung upper part is residential. But kung nagtitipid ka naman at kung ikaw ay magkikisame pa, pwede kang gumamit ng web type design. Kasi mas mura naman yon kumpara dito sa flat type design na steel deck. Dito kasi sa bahagi ng balcony, may kisame ito sa ilalim. Naisip namin na mas mainam ditong gumamit ng plywood kumpara sa steel deck kasi tatakluban din lang naman ito at itong plywood na ito ay magagamit pa natin sa ibang projects natin. Ito kasi yung pinaka-balcony ng structure natin. Sa mga nagtatanong, ang haba po nito ay 22 meters wide. And then sa loob, nasa 6 meters lang to, naka-overhang tayo ng 1 meters. All in all, ang area natin dito is 22 by 7, 154. Area ng bubuhusan natin dito para sa second floor ay nasa 154 square meter yun ha. But we have to compute pa rin natin ilang cubic meter ba ang magagamit para dito sa pagbubuhos ng 7 meters by 22 meters na structure. And then kung mapapansin nyo mga tol, ano, medyo maiksi na yung mga bakal dito sa mga poste, sa reinforcement. Ang gagawin natin dito, kailangan na natin magdagdag. Magdagdag ng vertical reinforcement kasi masyado nang maiksi ito. So ito, dadagdagan na natin bago tayo magbuhos. At syempre, aabang na rin natin dito yung mga plumbing and then electrical work bago natin ito buhusan. So yun nga mga tol, para sa inyo, ano sa palagay nyo ang mas magandang gamitin? Web type ba? Or yung pan type? Please comment down below. Bago naman tayo magkabit ng pan type steel deck, nagsosoleras muna tayo. So ano nga ba yung soleras? Ito yung mga bakal na magdadala at sasalo dito sa ating steel deck. Or kahoy
kung anong gusto niyong gamitin. At kapag nagkakabit nga pala tayo ng steel deck, ano, ito yung tip ko sa inyo, ha? It's either web type or pan type. Kung nasan yung shortest distance or kung nasan yung maigsing bahagi ng biga sa biga, eh andun yung length ng steel deck. Huwag niyong kakalimutan yan. Subali yung lapad dito ng steel deck ay 46 cm, kasi may mapapansin kayo yung ibang supplier or yung may iba ring klase ng steel deck na pan type, which is kalahati lang nito. So para sa akin, mas mainam pang mas ganito ikabit, kasi yung the moment na maigsi or makikipot yung ilalagay nyo is mas matagal pa yun sa labor cost. And then sabi ko nga kanina, kung nasan yung short distance ng span to span, dun nakalagay yung length o yung haba ng steel deck. Yun yung pinaka-technic. Katulad nito, papakita ko sa inyo, ha. Dito is 275. 275 yung span na to. And then, if I will measure this other side, so this is 320. Kung nasan yung ano, shortest distance ng span to span, doon natin ilalagay yung length or yung haba ng steel deck. Bakit ginanon? Para mas maging matibay. Yan. So yun nga mga tol, para sa akin yung disadvantage naman sa paggamit ng pan type or ng flat type design is medyo malakas ito sa buhos. Bakit? Kasi solido. Wala siyang space. Hindi katulad sa web type design, may space pa siya doon sa ilalim, nakaangat. Pero dito sa pan type or flat type, solido siya. Sa mga nagtatanong pa nga pala, ano, by experience, ano po, ito pa ay nagamit na natin ng 2008 pa lang po, gumagamit na po kami ng steel deck. Nung araw, mas iba pa nga yung design. Kung nung araw, ang pagitan ng mga bakal is nasa 30 to 40. Pero ngayon, syempre, nag-iingat tayo, mas sininsinan na natin yung mga bakal, yung reinforcement natin sa dito sa steel deck pag nagkakabit tayo. Kasi nung unang lumabas ang steel deck, nasa 30 or 40 cm yung mga pagitan ng bakal. Pero that is 12 mm. Eh ngayon, kung gagamit kayo ng 10 mm, dapat mas magiging masinsin. Syempre, nasa syudad tayo, nasa Metro Manila tayo, iniiwasan natin si the big one. So yun nga mga tol, maraming salamat sa pagsama, maraming salamat sa oras, sa panonood ninyo. I hope may natutunan kayo sa video na to. At kung nagustuhan mo naman, please don't forget to subscribe and comment down below and hit the notification bell para updated ka sa mga susunod na video natin. Hanggang sa muli, hanggang sa susunod na video natin, ha. Ingat!